It's cooking time. It's been a while, guys, that I haven't been vlogging about cooking. I know you guys, ampalaya is very common to cook, but I'm just gonna show you my own way. So it doesn't matter naman kasi kung paano lulutuin. Ampalaya. So ang ampalaya ko, guys, is just with so much of egg. Eggs ang bida ng aking ampalaya. Although, para mag-complete ang diet, so, hinahaluan ko lang ng konting karne. Okay? So, I'm gonna start now. So, I'm preheating my oil. So, ang ginagawa ko, itong hiniiwa ko, nilagyan ko siya ng asin. I think there's a reason why we put asin. I think to extract or something. Ewan. But anyways, yeah. So, nilagyan ko na siya ng asin to prepare. And then, I had so much of this. Kasi po, ang dami po namin kamatis. So, actually, kamatis is very bida for me when I cook some like this. So, para ihanda ko lang, I preheated my pan. Limang itlog. Kasi nga, itlog ang bida, diba? So, itong limang itlog, I'm gonna cook this, ano guys, dalawang beses. Kasi, pag biglaan siya, parang hindi, iba yung effect niya kapag ibigla mo siya ng luto. Alright, I'm gonna throw that later. Lagyan po natin ng asin, konting asin. Or konting asin nga ba? Alright, ihalo-halo natin. Ito, ano ko siya, hatiin ko siya kasi dalawang beses ko siya lulutuin. Alright. So, kahit hindi pa siya mainit, I'm gonna start putting my... Ito, anong tawag ito? Lamas sa Bisaya. Very bright ang sun namin, guys, pero malamig sa labas. It's plus one. Ano na gamitin ko din eh? Ito na lang. Alright, 2 cloves of garlic. Tapos isang onion, isang malaking kamatis. Lagay ko na siya ng tagkakalahati lang siya. Inuuna ko muna yung itong mga ano ba tawag nito, guys? Oh my goodness. Lamas sa Bisaya, mangudni. Pastilan, oy. Yung ano niya, mapanakot ba sa Bisaya? Lamas ata sa ano? Sa Tagalog. But I'm gonna put that already. Anyways, it's gonna cook. Meron na akong oil nito, guys, ha? See, half is left. Yan. Diba? Pang nagpapa. Nag-aantay ako ng aking mga lamas. Kwentuhan tayo. Sa totoo lang, guys, hindi ko alam paano magluto before. Kasi youngest ako sa 12 in family. 12 siblings. Pero, ang pagluluto, guys, hindi yan sa pagiging marunong magluto, kundi sa pagiging interesadong magluto. So, kasi nga, guys, interesado ako. Hindi naman sa, like, as in interested. Like, it's like you're wanting to cook. Kasi nga, parang you have no choice but to cook kasi nga, wala kang kasama. At saka, hindi ako sanay sa may katulong sa bahay. So, I have to cook my own. And then, yung asawa ko po kasi, panganay po siya. Marunong po siya maghanap ng paraan para makakain sila, para makaluto, makaproduce ng anong makakain for that day. So, alam, marami po siyang alam. So, ito na po. Malapit na. So, ngayon, ilalagay natin ang konting-konting karne kalahati. Parang ano, pwede ito kasi ano, parang vegetarian ka. O, diba? Well, we're not vegetarian. So, in a way na, kahit pa paano, meron tayong konting protein. At saka itong egg. Ano naman kasi ito eh. Diba? So, ayun. So, habang niluluto ko ang karne, balik tayo sa kwentuhan. Kayo ba, guys? Paano kayo natutong magluto? Kasi, kahit sa pagsaing, hindi ako marunong. Tinatawanan ako ng kapatid ko kasi kahit gumawa na ng apoy, I don't even know how to do it. Kasi apoy tayo kung magluto. Anyways, tuloy natin ang luto.
masustansya ang ampalaya, guys. I hate ampalaya dahil mapait. But then, pag iniisip mo na mamasustansya ito, you're gonna tend to like it. And then you're gonna get used to it. And it's really, it's good. At saka, huwag iisipin na mapait. Diba? So now, I'm gonna put, naluto na ba yung aking kapiranggot na karne? Kasi, hindi talaga ako maglalagay ng karne, guys. It's always egg. Always egg. Pero, sinabi ng asawa ko kanina, try ko daw lagyan ng karne. So, I put very little na yung hinihiwa ko talaga siya ng maliliit. He is ready to put our ampalaya. At saka pag nagluluto ako, guys, I don't put so much of, alam niyo pang mapampalasa, mga etc. Yung mga sinigang, ay mga mix na yan. No, you don't need those. Okay? Ayan, yung kalahati. So, dalawang beses ko siyang lulutuin. Although baka mamaya, hindi ko na ipakita sa kanya yung second batch. Kasi masyado na mahaba. Alright? Or maybe at the end na lang. Ayan, at malapit na. Huwag na natin masyadong lutuin. Ano? Kasi, para masarap, lagyan natin ng konting asin. At saka pag nagluto-luluto ako, guys, I don't taste. I don't know. Parang inaano ko na lang. Bihira ko lang naman. Very bihira ko lang naman na naaano na nababad timing na o na sobrang maalat. At saka okay lang kung ano, matabang siya. Kasi you can always put more anyways. So, lagyan natin ng itlog. Kalahati nito. Alright? That should be good enough. Ayan siya. Malaki nga lang yung aking kawali, guys. I mean, malapad siya. Ayan na. Luto na po siya. Tignan niyo po ang kanyang kagandahan. At ito po ay aking inihipat na so that we can bake the other batch. Ito yan po. Ang ating. Ay, naku po. At may buhok pa ako. Oh my gosh. Hello, hair. Sharam! Pudadang! Habang naghahantay tayo sa ating second batch, lilibangin ko kayo. Shake! Pari-pari din! Kaloka! Joke lang yun. Anyways, question. Bakit dalawang beses ko siya niluto? Wala lang. Type ko lang. Hindi. Kasi mas makakabuelo ka kung konti-konti siya. Actually, masarap siya, guys. Tinikmang ko na. Ito, masarap. Ha? Ito yung masarap eh. Oh, bigay ng aming friends. Yan, kung gaano siya ka. Very fresh. Lilibangin ko lang kayo habang naghahantay ako. Anyways. Luto na siya. I mean, yung aking mga lamas. Luto na. Lagay natin ang ating ampalaya. One batch coming up. And, bonjour! Lagay natin ng konti. Second batch coming up. Nakalimutan ko ng asin. Asin pala ng konti. Ang kanina nilagyan ko ng asin, guys. Tamang-tama lang talaga ang timpla niya. Very tamang-tama. Tinikman ko na. Alright? Ayan siya. Ang masustansyang ampalaya. Ang masustansyang ampalaya. Ang sarap ng pagkaluto ko, guys. Timing lang yan. Anyways, after this, look at the time. It's 1:07. Actually, that's 5 minutes ahead. It's 1 o'clock. Magsusundo pa po ako ng aking mga anak. Kaya po, salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa aking ampalaya with entertainment.
Sasayaw sana ako ng BTS, guys. Kaya lang hindi ko alam eh. Para kayo nga i-entertain, di ba? So, just a minute now. Magluluto na siya at napakasarap siya ulit. Oh, sa inyo, mga kaibigan ko. The batch? Ayan po, luto na po ng ating second batch. See, kung isama-sama ko po siya ng isang lutuan, hindi po siya ganyan ka-effective ang itsura. At saka hindi ko masyado po maaayos ng pagluto. Baka yung iba, sobrang luto. Baka yung iba, hilaw pa. So, kaya po yan po ang purpose ng aking pagluto ng dalawang beses. At, tapos na po. Patayin natin. At, ating ilagay sa kabilang side. Kakasya pa yan. And for more details, just comment down below. That's parang ano, no? Parang kalabo. Guys, libang-libang lang naman tong atin, di ba? Para naman pampatanggal ng stress. Oh, kain na, no? Kain na po. Ayan. Ay, nalaglag. Mapupunta yan sa aking mga... sa aking bibig. Ay, tama na po yan. Tama na po yan. Tama na po yan. Oh, divatch. Divatch, tara! Thank you guys for being with me. Here's my sarap na ampalaya. Ba, sarap? Kain na. Let's go! Mm-hmm.